Don't miss out on this opportunity na makakuha ng napakagandang townhouse dito sa 13 Martires. So ito yung ating Astrid model na may lot area na 50 square meter at may floor area na 45 square meter. Ang maganda dito sa property na to, along highway lang siya at complete amenities. So ano pa hinintay natin? Let's unlock your dream home. My name is Justin Espalambergo and welcome to another home tour. So nandito nga tayo sa Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite para i-feature sa inyo ang napakagandang townhouse na to dito nga sa 13 Martires. So ito yung Astrid model natin. Sabi ko nga kanina, this is a 50 square meter na lot area at may floor area na 45 square meter. So meron po siyang dalawang bedroom at meron siyang one toilet and bath. At syempre meron tayong space para sa parking ng kotse mo. So start na natin ang tour natin dito sa Astrid model. So by the way, itong Astrid model natin na townhouse, meron tayong available dito na pre-selling as well as ready for occupancy. Kung ikaw yung isa sa mga namamadali at gustong makalipat agad, perfect na bahay ito para sa'yo. So start na natin dito. So ito nga po yung ating model unit po ito. So ito pong mga pader na to at itong gate na to is hindi po siya kasama upon turnover. So bigyan ko kayo ng sample kung anong itsura niya upon turnover. So ito po siya. Yan. So ito po yung sample natin na corner unit na actual turnover po. Yan. So ganun po siya. So malaki po yung space ninyo dito upon turnover. So kung nagtataka kayo, yes po, may mga nakatira na dito sa property na to. So marami na po nakatira dito sa atin. Dito sa Brookstone Park, dito nga po yun sa 13. So yan, mapansin nyo, may mga nakatira na dito. Kung gusto mo yung pagkalipat mo, may kapitbahay ka na agad. Perfect tong bahay na to para sa'yo. At dito nga rin po, yan, may mga mangilan-ngilan tayo na ready for occupancy na unit. Yan, sa area na yan. So yan, balik na tayo sa house tour natin. Hindi ko na patagalin yung house tour natin. So this is a 50 square meter na lot area. So kung 50 square meter, syempre, so yan, hanggang dito po yung property natin kung 50 square meter. So hanggang dito po, malaki pa po yung space natin. Kung meron kang sedan, kasyang-kasya itong space na to para ipark yung kotse mo. At kung gusto mo naman yung corner unit or mga end unit, yan, may space ka na malaki pa. Yan, hanggang dito. Pwede mo pang expand tong bahay na to na future expansion ng bahay mo. At syempre, kung gusto mong corner unit, kung katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, mas malaking space, syempre, meron tayong available na ganyan unit. So, balik ako ulit. Kabardabakad lang ako. So, yan. Start na natin yung house tour natin dito. Medyo linis ako rin pa ako ha. Kasi baka madumihan. Napakaganda kasi ng ating model unit. So, ito yung model unit natin. So, by the way, ang turnover pala natin is meron tayong dalawang pagpipilian. Yung isa is semi-complete finish at yung isa naman is bare finish. So nasa iyo na yun kung anong gusto mo. Siyempre dun sa bare finish, mas mura siya. At siyempre yung semi-complete, medyo may kataasan ang presyo. Siyempre onti na lang papagawa mo dun. So semi-complete finish po, katulad din po neto siya. Ang difference lang po, wala lang yung tiles. So yun lang po yung difference niya. Sa second floor naman po, ganun din yung itsura niya. Wala rin din po siyang tiles sa pan-turnover. Sa bare finish naman, siyempre bare po siya. Wala tayong mga paint sa wall. At syempre, yung mga tiles natin, wala rin po yan. Pero, ang kagandahan, pag sa bare finish ka, yung CR mo, may tiles na rin. At kompleto, syempre, yung accessories. So, start ko na muna dito. Syempre, dito muna pala. Start ko muna itong ating magandang living space. So, ang ganda living space natin, di ba? Napalibutan siya na itong napakagandang staircase na to. Ang ganda ng pagkagawa nila. Kasi, perfect. Katulad nito, perfect. Tumayupuan ka dito. Pwede ka malagyan ng TV sa side na yan. Or dito, sa kabilang side mo ilalagay yung TV sa area na yan. So, nasa sa'yo na kung paano mo i-design itong napakagandang bahay na to. So, dito naman tayo. Sa side na to, yung pinaka pintuan natin. Yung pintuan pala natin is gawa siya sa solid na hardwood. So, gawa siya sa kahoy. Yan. At ang ating dito sa ating pinaka living space or sa ating dining space. Ang laki ng space natin, di ba? So, kasyang-kasya ang isang katulad nito na 4-seater na dining table or pwede mo lagyan ng 6-seater. Maluwag pa po yung space natin. At dito naman sa ating kitchen, yan, naka-tiles na po yung kitchen natin. Pag semi-complete, upon turnover, kung bare naman siya, siyempre meron tayong basic na itsura dito ng ating pinaka-kitchen. So, punta naman tayo sa likod. Papakita ko sa inyo yung pinaka-service area ninyo.
So dito sa likod, malaki pa po yung space mo. So hanggang dito pa po siya. Kung inner unit ka, hanggang dito siya. Yan. So laki pa po ng space, di ba? So sa future expansion ng bahay mo, perfect pa po to. Pwede nyo pang palagyan ng storage area. Or as well, kung gusto mo ay sa another room, kung meron ka elderly at pwede mong ayaw mo ilagay sa taas yung pinaka-room niya, perfect dito yung location na to. By the way, ito palang service na service area to, hindi po ito kasama pang turnover, so bare lang po ito. So nasa inyo na to kung paano nyo pagagandahin itong sa pinakalikod ng bahay mo. So balik na tayo sa loob. Yan. So balik tayo sa loob. Dito pala sa loob, yung pinaka CR natin, mapa-bare or mapa-semi-complete yung finish mo is kasama na po itong tiles, itong accessories natin, as well as itong ating shower head. Yung accessories natin, ang ganda, Royal Tarn yung ginamit nila nito. Tapos yung tiles naman natin is naka 12x12 siya na ceramic tiles. So, kita tayo sa taas, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga rooms dito. So going here sa ating napakagandang staircase, yung staircase pala, yung pinakagawa niya is buhos po siya na simento. So solid na solid, diba? So yung kagandahan niyan, hindi maingay. Kunyari, mga anak mo, akit baba dito, hindi siya ganun kaingay. Kasi nga, solid siya na gawa sa simento. So dito naman ito, mapapansin nyo, meron tayo ditong railings din na mahaba. So yan, kasama na rin po ito upon turnover. At yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, kung semi-complete, yung mata-turnover sa inyo, ganito po yung pinaka-turnover niya. So, pinaka-wala lang po yung pinaka-vinyl tiles lang nito. Pero upon turnover, ganito na siya. So, ang kagandahan, di ba? Mapa-semi-complete, mapa-bare finish. So, ikaw ang magdadeside kung anong tiles yung gagamitin mo. Diba, yun yung mga gusto na kinu-customize sa mga client natin ngayon, yung pinaka-tiles. Gusto nila yung, gustong-gusto nila yung akma sa kanila, gusto nila yung makinis, or gusto nila yung matte finish, pwedeng-pwede yan dito. So, unahin ko na itong pinaka-bedroom dito sa unahan. So, ito po yung first bedroom natin. Ito yung nasa unahan bahagi ng ating bahay. So, pinaka-pintuan natin dito is naka- ano po siya, flush door po siya na may design. Ganda, gusto ko yan. Tapos kasha-kasha ang single frame bed, as well as meron tayong storage space dito for the closet area. Ang ganda dito, di ba? Ang taas ng space natin, o taas ng ating ceiling. At ang ating mga bintana dito is aluminum encase na sliding windows. So sa baba rin po, ganyan din po yung mga ating windows. So tuloy na tayo dito sa likod. So nandito na sa likod yung pinaka master bedroom natin. So mas malaki yung space natin dito. Yan, napansin nyo naman, di ba? Laki ng space natin. Maluwag dito sa part na to. So meron tayo dito double frame bed. Kasyang-kasya yan dito. At meron pa tayong space sa kabilaan. So ganda niya, di ba? Tapos may space pa tayo dito sa kabilang side para naman, syempre, sa mga cabinets mo or sa closet space mo. So, ganyan din yung pintuan niya. Upon turnover, ganito rin po siya. So, yan po yung ating master bedroom. At ito po yung ating Astrid model dito. So, punta naman tayo doon sa part na gusto mong malaman. Sir Justin, magkano ba yung presyo na yan? Sobrang interested ako sa Astrid model. So, baba tayo. Pakita ko sa inyo yung presyo ng bahay na to. So, yung price po ng bahay na to, ipa-flash ko na lang po dito sa screen para makita nyo. So, yan. Yan po yung presyo ng bahay na to. Kung may mga question kayo about this computation, kindly PM us kung may gusto nyo malaman pa yung ibang computation natin sa iba pang model dito sa Brookstone Park, pwede nyo kaming i-PM. Yan, I hope nagustuhan mo yung mabilis nating house tour dito sa Astrid model. Kung may mga question kayo or interested ka na makakuha ng bahay dito nga sa Brookstone Park Astrid model, kindly contact us yung pinakaunang link sa description dyan sa baba. I-click nyo lang po yan, dadiretso na yan sa aming messenger at makakontakt nyo na po kami. At kung may question kayo, kung ikaw ay isang OFW or locally employed, gusto mo malaman kung ano yung mga requirements dito sa pagkuha ng bahay sa Astrid model, PM nyo lang po kami. Isasend namin sa inyo yung mga dokumentong kailangan para makuha mo na itong Astrid model mo. So I hope nagustuhan mo itong house tour na to. If you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.